Good morning. Thank you for watching again. I pray that you will be enlightened with the Word of God today. Let us pray. Lord, direct our mind to fully understand your great messages today. May you touch our spirit to accept your instructions unto us. Anoint your servant to preach with power from the Holy Spirit that will honor thy name. Through Christ we ask. Amen. Sa araw na ito, ang pamagat ng pangaral ng salita ng Diyos ay The Day of the Lord, taken from 1 Thessalonians chapter 5, beginning verse 1 until 13. Now, brothers and sisters, about times and dates, we do not need to write to you. For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. But you, brothers and sisters, are not in darkness so that this day should surprise you like a thief. You are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then, let us not like others who are asleep, but let us be awake and sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as a breastplate and the hope of salvation as a helmet. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. He died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with Him. Therefore, encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. The theme of the second coming of Christ is one of the occasions of writing which Paul addresses in his letter for the church at Thessalonica, particularly from chapters 4 and chapters 5. Ang paksa ng the second coming of Christ in chapter 4 ay nakaugnay sa usapin ng kalalagayan ng mga dead Christian prior to the return of the Lord, at ang kahinatnan ng mga living Christians at the coming of the Lord. The Apostle Paul taught us that the Christians who have died prior to the return of the King of Kings and the Lord of Lords shall be resurrected at the second coming. And the Christians who are still alive at the return of the King of Kings and the Lord of Lords shall be raptured at the second coming. Then both the resurrected and the raptured believers shall be with the Lord eternally, and this belief will be the hope and comfort among the Christians. Ang tema ng the second coming of Christ in chapter 5, which is our passage today, ay nakaugnay naman sa usapin ng the actual time of the happening of the return of the Lord and the appropriate Christian living while waiting for the return of the Lord. Alam ba ninyo that there are popular designations for a specific day mula sa kultura nating mga tao? Historically speaking, there is commonly called the D-Day. This designation was historically used for the date of any important military operation or invasion. Halimbawa ng the D-Day was happened on June 6, 1944, panahon ng the Second World War, kung saan ang Allied forces ay nilusob ang German forces at the beaches of Normandy, France. Alam po ninyo, this kind of D-Day ay napanood ko din sa isang popular movie, The Saving Private Ryan, marahil napanood nyo din po ito, na pinagbidahan po ni Tom Hanks. Traditionally speaking, the wedding day is also associated with the D-Day. Could you imagine? The D in the wedding day mean decision. In any case, a wedding marks a major change in the lives of the couple
in bold and their married life begin. So, D-Day in the wedding means the decision day. Ngayon, alam ko na my wedding day, which was May 8, 1991. Naku po, 21 years ago na. At 4 years na lamang, silver anniversary na. Was my D-Day or decision day to commence a married life. Biblically speaking, there's also a portrayal of a particular day known as the Day of the Lord. Theologically, the Day of the Lord could be described within 4 simultaneous events as envisioned by the Old Testament prophets and taught by the apostles in the New Testament. The Day of the Lord is eschatological. Ang araw na ito ay magaganap sa huling araw. Philippians chapter 1 verse 6 says, "For I am confident of this very thing, so that he who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus." Furthermore, the day of the Lord is the parousia. Ang araw na ito ay ang visible return ni Kristo. Mark 13 verses 26 to 27 says, "Then they will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory." Moreover, the day of the Lord is the judgment day. Ang araw na ito ay araw ng paghuhukom. Joel chapter 1 verse 15 says, "Alas for the day, for the day of the Lord is near, and it will come as a destruction from the Almighty God." Finally, the day of the Lord is the salvation day. Ang araw na ito ay araw ng pagliligtas. Matthew chapter 24 verse 30 to 31 says, "And then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and he will send forth his angels with a great trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of the sky to the other." For this matter, the event of the day of the Lord shall definitely come to pass. Tiyak at sigurado na magaganap ang araw ng Panginoon in the last days as visible and glorious upang magligtas sa matutuwid at maghatol naman sa mga makasalanan. But the question is, when will be the exact date that the day of the Lord shall take place? Kailan ang araw at oras ng kaganapan ng araw ng Panginoon? Niliwanag ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonica na ang araw ng Panginoon na 100% mangyayari, ngunit ang itinakdang oras ng pagkaganap ay walang eksaktong pagtukoy. Paul uses some metaphorical phrases in his letter for the Thessalonians in order to imply that the dates and the times of the day of the Lord is something hidden from us. Tinuro ni Pablo na ang araw ng Panginoon is like a thief in the night from verse 2 and labor pains on a pregnant woman in verse 3. The metaphorical phrases such as thief in the night and labor pains on a pregnant woman that describe the coming of the Lord should mean that the day of the Lord shall happen surely, swiftly, and secretly. Mistulang magnanakaw sa gabi ang pagdating ng araw ng Panginoon, kaya nga ito ay unpredictable and unannounced. Parang pagsakit ng tiyan ng manganganak ang pagdating ng araw ng Panginoon, kaya nga ito ay inescapable. In other words, the event of the day of the Lord is definite, but the time of the Lord is uncertain. Kung baga sa pagpapalabas ng isang pelikula, coming soon, abangan ang showing. Although the coming of the day of the Lord is unannounced, unpredictable, and inescapable, however, the Bible, on the other hand, is not silent about the signs of the times that the day of the Lord is imminent or near. Halimbawa,
ang mga sinyales kapag ka po uulan. Alam po natin ito, di ba? Kapag ka kumukulimlim, kapag ka kumukulog, kapag ka kumikidlat, yan po ay palatandaan na uulan na. Alam po natin ito. Halimbawa, kapag tayo po ay napapapikit na, samahan mo pa ng paghikap, ito po ay tanda o sinyalis na kailangan na po nating matulog at inaantok na po tayo, di po ba? In the same manner, there are signs of the times for the coming of the day of the Lord. Jesus himself, in one of his many powerful preaching, told us about those signs of the times as precursor of the day of the Lord. He said in Matthew chapter 24, verse 3 until 14, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, "Tell us," they said, "when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?" Jesus answered, "Watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But the one who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Ating isa-isahin ang mga palatandaan ng pagdating ng araw ng Panginoon. May mga tao na mag-aangkin na siya ang Kristo or false Christ. Digmaan or war, taggutom at peste or famine and pestilence, lindol or earthquake, pag-uusig or persecution, bulaang propeta or false prophets, pagtalikod sa pananampalataya or backsliding, pagtaas ng kasamaan or increase of wickedness, pangangaral ng mabuting balita sa buong mundo or world evangelization. Now, let me ask you this question. Ating bang nasasaksihan ang kaganapan ng mga palatandaan ng nalalapit na pagsapit ng araw ng Panginoon sa kasalukuyan? Sa totoo lang, ang sagot po natin dyan ay oo. Nakikita at nasasaksihan na natin ang mga palatandaang inihula mismo ng Panginoong Jesucristo na nalalapit na ang pagdating ng araw ng Panginoon. Ang kasalukuyang pandemya, ang Cold War between America and China, ang kabi-kabilang natural calamities, corruption, immorality, hatred, pag-usbong ng mga bulaang religious personality, pagtalikod ng tao sa Diyos, and the fast spread of the gospel in the world dahil sa technology today ay patunay lamang sa nalalapit na pagdating ng araw ng Panginoon. Ang tanong, nakahanda ka ba sa pagsapit at pagdating ng araw ng Panginoon? Tandaan mo, ang pagdating ng araw ng Panginoon ay mabilisan. Ito ay biglaan at walang nakakaalam. Kaya nga, matakot ka sa Diyos at kilalanin mo si Jesus sa iyong buhay. Ang pagsapit ng araw ng Panginoon ay walang katiyakan at maaari itong maantala, kaya ito ay nangangailangan
ng ating paghahanda. Paul in his letter has instructed the Thessalonians about the preparedness and the Christian living to take awaiting the day of the Lord. According to verses 4 and 5, the spirit of expectation ought to be the mindset of the believers of Christ on the appearing of the day of the Lord. Kung paanong inaabangan po natin ang mga mahalagang araw sa ating mga buhay, katulad ng araw ng kasal, araw ng kapanganakan, founding anniversary, gayon din naman abangan ng mga sumasampalataya ang pagsapit, ang pagdating ng araw ng Panginoon. Sapagkat ang araw ng Panginoon ay pakinabang para sa mga taong nasa liwanag at araw, ngunit kawalan naman para sa mga taong nasa dilim at gabi. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ, citation from verse 9. Ang araw ng Panginoon ay kaligtasan para sa mga sumasampalataya. He died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with Him, citation from verse 10. Ang araw ng Panginoon ay katiyakan ng pagsama ng mga sumasampalataya, dinatman man ng kabatayan o nabubuhay pa, tungo sa buhay na walang hanggan. Therefore, the day of the Lord should not surprise the believers of Christ as children of light and day, but must welcome it because it is for their salvation and reckoning. According to verses 6, 7, and 8, becoming always awake and sober should be the Christian living among the believers of Christ while waiting the unfolding of the day of the Lord. So then, let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober, citation from verse 6. Remember this, the day of the Lord may delay its appearing, therefore we should always be awake at any time. Bawal matulog sa pansitan. Palaging alerto, sapagkat anumang oras maaaring sumapit ang araw ng Panginoon. We must not fall asleep to spiritual apathy. Naway ang ating pag-ibig sa Diyos ay hindi manlamig, at ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi mawalan ng apoy habang tayo ay matagal na naghihintay sa araw ng Panginoon. We should be like the wise bridesmaid in the parable of the 10 virgins who prepared much for the bridegroom was a long time coming. And when the bridegroom arrived, they were able to join the banquet for they were ready. Bear in mind that waiting for the Lord of His day won't be an easy task. There will be lots of resistance, therefore we must be sober at all costs. But since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as our breastplate and the hope of salvation as our helmet, citation from verse 8. Tayo na nag-aabang sa araw ng Panginoon ay makakaranas ng iba't ibang uri ng pag-usig, katulad ng umiiral na restriction of worship gathering physically dahil sa pandemya. So we must be wise and composed, kalmado at matino. In our sobriety, let faith and love be our breastplate. Ang pananampalataya at pag-ibig ang pinakamainam na panangga laban sa palasok ng pag-aalinglangan at pagkapuot dahil sa challenging task of waiting for the day of the Lord. In our sobriety, let hope of salvation be our helmet. Ang pag-asa ng kaligtasan ang pinakamagandang proteksyon laban sa palasok ng kawalan ng pag-asa dahil sa difficult task of waiting for the day of the Lord.
ating painggan ng awiting In the Day of the Lord ni M.D. Rich. Let us encourage one another and build each other up, for the day of the Lord is coming very soon. Expectation for the day of the Lord must be our thinking. Becoming prepared and ready at any time is needed, for the day of the Lord might be delayed. Becoming wise and composed is the proper Christian living for the challenging task of waiting for the day of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen.